Hello guys, magandang araw sa inyo. My name is Benji Palaron Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur. Maraming tatanong sa akin about paano ang paglipat ng isang titulo sa bayat lupa. And one of our function as a real estate broker ang ginagawa namin to. And one of my side hustle. Kasi we need to be knowledgeable on these particular documents. Lalo na kung bibili kayo ng bayat at lupa. Dahil investment nyo yan for your future family. And pangarap mo rin ito, di ba? So, before I can provide this information to you, please subscribe to my channel and click the bell button para may mga update kayo sa aking mga video. So, tara na at matuto. Sa pagpaproseso ng dokumento, like the titles, mga tax, ng isang real estate property, dapat alam mo ang proseso. At alam mo rin ang mga dapat na dokumentong ayusin. Okay, dito papasok ang isang real estate broker. Dahil we are knowledgeable on the process and the legalities ng pagpasok pag-ayos ng isang dokumento. So, ito yung mga dapat ninyong i-check at ayusin. So, since ngayon, GCQ ngayon, so, nag-open na yung mga offices. But we're now waiting for their instruction kung online na yung mga request ng dokumento. So, here's are the process. First is, kailangan yung check yung title, yung certificate of title or transfer of certificate of title kung lupa. Okay. Iba ang condominium guys ha, kung title. But I will discuss that about that title in a other videos guys. So you need to bring the copy of the title or TCT or title of the registry of deeds for the private property. So TCT ang tawag doon. Pagdating naman sa public, so National Housing Authority. Para malaman rin yun, iba ang private property, iba yung public. May iba-ibang department ng government para i-check ito. Bakit nyo chine-check? Para malaman mo kung totoo ba yung titulo. Wala ba itong problema? May utang ba to? At kumayos ang title mismo. So, you need to check the certified true copy. Plus, kung since na ikaw yung representative, ba ikaw yung representative, hindi yung may-ari yung kuha, you need the authorization letter of the owner of the title. Kasi strict na po si Registry of Deed or si LRA, hindi basta-basta magbibigay ng certified true copy kung wala authorization ng may-ari ng titulo. Okay? Importante yan. Next, we need to check the deed of absolute sales na kontrata. Bakit po? Before, since ikaw ang nagpaproseso ng sales, since ikaw ang nag-ayos, you need to check kung maayos yung kontrata nila yung deed of absolute sale. Nakapirma ba yung dalawang party? Nakanotaryo ba to? So, para maging enforceable yung contract. Bakit kailangan ng deed of absolute sale? Kasi gagamitin nyo to pagdating sa pag-aayos ng dokumento in the future, lalo na sa pag-transfer. So, you need to check kung maayos yung transfer ay yung deed of absolute sale. So, maayos to at may mga tatlong kopya para meron kang copy mo, copy ng seller, copy ng seller, copy mo, copy ng buyer, at saka yung copy na kailangan ng department, ng BIR. So, kailangan mo yung apat na yan. Kasi kailangan pang ipasa sa kanya para tapatay. Next, you have to pay the documentary stamps. So, ang documentary stamp ay isang excess tax na pinapasok sa dokumento at instrumento ng kasunduan sa pag-utang at mga papeles na napapatunayan sa pagtanggap at pagtalaga o pagbenta o paglipat ng isang obligasyon at mga karapatan o pangyayari sa ari-arian dito.
dapat bayaran ang nagbebenta. So, yung documentary stamp, kailangan bayaran po yan. Sino magbabayad po? Yung buyer. But it depends on the negotiation of the both party kung si ang buyer magbayad ng documentary stamp. And next, after paying the documentary stamp, you have to pay the capital gain tax. So, capital gain tax, ang magbabayad po ang seller. So, pagbayad niyan, may resibo, kailangan ipakita sa BIR para magkaroon ng certificate of authority to register. It's a proof na ang seller nagbabayad ng necessary taxes to the government. Now the title is ready to transfer to the buyer. How much yung babayaran ko po na capital gain tax? Sa batas ay 6%. Para makukompute yan, syempre pupunta kayo sa BIR at may window doon para for the certificate of authority to register. But you need to get all the necessary documents na requirement ng certificate of authority to register. Ano-ano yun? Yung title, yung deed of absolute sale. Kailangan po yan kasi kukompute ni BIR yung capital gains tax. And next is, after nabayaran nyo na yan, the seller pay the transfer title's fees. Kailangan kong bayaran yung transfer title fees. Sometimes, yung buyer magbabayad at proseso ng broker. And this will pass the certificate of authority to register to the registry of deeds. Then, they will surrender the original or the owner's copy title to the registry of deeds. Bakit? Para maayos na yung panibagong title para doon sa buyer. Itatransfer na. How long the transfer of the title be named to the new owner? It depends around 2 to 3 months. But mostly, kung maayos, mabilis ang isang sa isang registry of deed ng isang municipality, mostly, it will take 3 weeks or 1 month. After that, need to apply the transfer of tax declaration sa municipal or provincial assessors to assess how much you need to pay. So, you need to check rin yung tax debt niya doon sa assessor's office. Okay? Para matransfer rin yung name niya doon sa tax debt. Kaya tawa. So, lahat na bigay ko sa inyo. And additional pala, sorry. Hindi ko nasabi, you need to check the property kung may squatters. Okay? Kung bibili mo yung lupa o bahay, baka may squatters yan. You need to check it out. So, do triple check, double check, or quadruple check. Do due diligence. Always pagdating sa property. Kung hindi naman nyo kaya yung mga prosesong yan, you can contact a licensed real estate broker para proseso yung mga papeles na yan because we're very knowledgeable in the process. And may certain fee po yan ha, sir. And ma'am ha, hindi po to libre. Dahil kasi servisyo namin to. Okay, it's one of our services. So guys, I hope may nakatulong ako sa inyo. And please, subscribe to my channel and don't forget to press the bell button para meron kayong update sa aking mga videos, guys. And nagpapasalamat din ako sa inyo watching this video. And please comment below kung meron kayo suggestion or question about real estate, and we'll gladly to answer it. Okay, guys? So, see you to the next video, guys. Bye! Thank you so much for watching. See you again on my next video.